Magandang araw mga mag-aaral. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang mga pangyayari sa Pilipinas noong ikalabinsyam na siglo. Kakayahang pampagkatuto. Nasusuri ang mga ginawa ng mga makabayang Pilipino sa pagkamit ng kalayaan. AP 6 PMKIC 5. Para sa ating layunin, sa pagtatapos ng ating aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasusuri ang mga pangyayaring naganap sa pag-aalsa ng mga Pilipino. Natutukoy ang epekto ng mga nabuong samahan ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Ano nga ba ang naging buhay ng mga mamamayang Pilipino noong ikalabinsyam na siglo? Ano ang dahilan ng kanilang mga pag-aalsa? Bakit may mga samahang nabuo laban sa mga Espanyol? Sa araling ito, ating aalamin ang mga pangyayaring nagpabago sa buhay ng mga Pilipino noong ikalabinsyam na siglo. Bago tayo mag-umpisa ay nais ko munang malaman ang iyong sariling paglalarawan sa mga sumusunod. 1. Humalili. 2. Imbestigasyon. 3. Naglathala. 4. Sagisag. 5. Obra. Ito ang ilan sa mga pangyayari sa bansang Pilipinas na naging makasaysayan. Mga pangyayari sa Pilipinas noong ikalabinsyam na siglo. Pag-aalsa sa Cavite noong 1872. 1871, humalili si Rafael de Izquierdo kay Carlos Maria de la Torre. Ibinalik niya ang mga polisiyang binuwag ng dating gob-general at ikinatuwa ito ng mga konserbatibo. Noong Oktubre ng taong iyon, ipinatupad ang isang dekreto mula sa Espanya na ipinapalat ang pagbabayad ng sedula sa tribute at sa polo. Saklaw ng dekreto ang lahat, maging ang mga manggagawa ng arsenal ng Fuerza San Felipe sa Cavite. 20 ng Enero taong 1872, nang matgap ng mga manggagagawa ang kanilang sweldo na may bawas. Mga paring gumburza, nagsagawa ng imbestigasyon ang pamahalaang Espanyol kaugnay ng naganap na pag-aalsa at naging mabilisan ang paglilitis na inilihim sa publiko. Ayon sa mga salaysay ng mga saksi at sa nasabing imbestigasyon ng pamahalaan, sinasabing si Jose Burgos ang hihiranging pinuno ng Pilipino, mula naman kay Gomez ang salaping Epnantisto sa naganap na pag-aalsa, at kay Zamora, nakuha ang liham na nagtataglay ng pahayag na paghahanda ng mga pulver at bala. Sila ay hinatulan ng parusang kamatayan noong 17 ng Pebrero taong 1872 sa pamamagitan ng Garrote. Gayunpaman, ipinag-utos ng arsobispo ang pagbatangaw sa mga kampana ng lahat ng simbahan bilang pagtutol sa pagpatay sa kanila. Ang mga sumaksi naman ay nagsiluhuran matapos ang pagbitay upang bigkasan ang panalangin para sa mga namatay na pari. Ang iba pang mga pari na nasangkot tulad ni Toribio del Pilar, Pedro Dandan, at Vicente del Rosario, kasama ang mga abogadong sina Joaquin Pardo Tavera, Antonio Maria Regidor, at Pedro Carillo, at ang mga negosyanteng sina Balbino Mauricio, Jose Maria Basa, Maximo Paterno, at Ramon Maurant ay ipinatapon sa Marianas. Kilusang propaganda. Nabuo ang kilusang propaganda sa Espanya sa layong pag-isahin ang mithin ng mga Pilipino para sa hinihinging reforma. Isa sa mga samahang nagsusulong nito ay ang Circulo Hispano-Filipino na itinatag ni Juan Ataide, isang Criollo, noong 1882. Hindi ito nagtagal dahil sa kakulangan ng pondo. Ang isa pang samahan ay ang Asosasyon Hispano-Filipino na itinatag ni Miguel Moraita, isang Espanyol na propesor sa Madrid, noong 1889.
Nanguna ang samahang ito sa kampanya para magkaroon ng representasyon sa Cortes ang mga Pilipino. Ngunit hindi naging kasapi ang ilang Pilipinong ilustrado na nasa Espanya sa samahang ito. Isa na rito si Jose Rizal na nag-aaral noon ng medisina sa Europa. Naniniwala si Rizal na sinusuportahan lang ni Mor Aita ang mga Pilipino sa Espanya dahil layunin Cortes nitong mapaalis ang mga Prail o masira Cortes ang simbahang Katolika sa Pilipinas, at tagagawa ng mga batas. Nais ng lang Pilipino na magkaroon ng kinatawan ang Pilipinas sa hindi dahil sa buong pakiksa sa kapakanan Cortes ng mga Pilipino. At narito ang kanilang mga litrato. Kinahinatnan ng kilusang propaganda, pagkatapos ng ilang taon, nagkaroon ng malaking suliranin ang kilusang propaganda. Sa umpisa pa lang ay may malaki ng pagkakaiba sina Rizal at Del Pilar sa tatahaking landas ng kilusan. Naniniwala si Rizal na kailangang ituon ng mga propagandista ang kanilang pagkilos sa pagmulat ng mata ng mga Pilipino sa Pilipinas. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Del Pilar na mahalagang mabuksan ang mata ng mga nasa pamahalaan ng Espanya sa mga pangyayari sa Pilipinas. Samantala, pagkatapos ng isang taong pamamalagi sa Hong Kong bilang doktor ay nagdesisyon si Rizal na bumalik sa Pilipinas. Noong 3 ng Hulyo taong 1892, itinatag ni Rizal ang La Liga Filipina sa Tondo. Ito ay isang samahan na naglalayong pagwansanan ang mga Pilipino, suportahan ang edukasyon at komersyo, at labanan ang anumang uri ng pang-aabuso at karahasan. Ngunit hindi na isagawa ang mga meeting ito dahil inaresto si Rizal noong 7 ng Hulyo taong 1892 dahil sa akusasyong nagpasok siya sa Pilipinas ng mga sulating tumutuligsa sa mga Prail. Siya ay ipinatapon sa dapitan bilang destivero. Ating balikan ang ilan sa mga pangyayari sa ating talakayan ngayong araw. Sagutin at bigyang pagpapaliwanag ang ilan sa mga katanungan tungkol sa ating aralin. 1. Naging matagumpay ba ang kilusang propaganda? 2. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, aka bang umanib sa kanilang samahan? Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment and subscribe na para sa mas marami pang educational content.